Cancer Journey Sharing in the Face of Survivorship, Thyroid Cancer Year 24, and in the Face of Diagnosis and Treatment, Breast Cancer Year 1 by Karina Chavez. Hi, kababayan. This is Rina Chavez, patient of Dr. Reynaldo Hosson. I just want to share my journey regarding my thyroid cancer and breast cancer. Way back October 5, 1999, I was diagnosed with papillary CA, thyroid cancer, and I was so lucky and blessed na nakilala ko si Dr. Hosson, referred by Dr. Jimmy Lagunilla, his former student and now also practicing head and neck surgeon in Cagayan. I just want to share na huwag kayong matakot kung na-diagnose kayo na may thyroid CA. It's compatible with life. And then, it depends talaga kung sino yung surgeon nyo. Yun talaga ang key. So, I'm so blessed na si Dr. Hosson gumawa sa akin kasi according to Manong Jimmy Lagunilla, the doctor who referred, he's the surgeon with the magic hands. Sabi niya, ay Rina, kung gusto mo talaga mabuhay ka at humabang ang buhay mo, hanapin mo tong taong to na sa Manila doctor. So, I'm so blessed na siya ang gumawa ng surgery ko before. And then, I just wanna share na after nung thyroid ko, which is I'm so grateful, malinis ang paggawa ni Hosson, hindi na nag-recur. Regarding the recurrence, wala talaga. Zero sa PET scan, CT scan, body scan, ultrasound, at saka yung mga markers na blood, care of Dr. Angel before Guzman sa Medical City, and then sa US, wala talaga. Zero na talaga. But ngayon, 2023, nag-diagnose ako may breast cancer, huwag kayo matakot, kasi it depends sa'yo. Like ako, pag sabi, may breast cancer, syempre, iyak na iyak. Nope. Hindi ko alam na may solusyon dyan pala. So, sa case ko, syempre, yung first mo is your image. Mawawala na akong breast. Paano na lang tong husband ko? Mababa ng iba ng tingin sa akin. Na-depressed talaga ako. So, tumawag ako kay Hosson kasi nagde-denial pa ako. Dr. Hosson, talaga ba may breast cancer ako? Ganun-ganun. So, kinonfirm niya talaga meron. Tapos sabi niya na dapat na talaga get rid. Gusto ko sana siyang gagawa kasi syempre ang assurance sa kanya is grabe talaga. Ng way back then, sabi niya nga sa akin, I can save you 99% and then 1% pray to God. Hanggang ngayon, hindi ko yan makalimutan. But sa case ko ngayon, kasi dahil nasa San Francisco ako, covered ng insurance, so nag-decide ako dito. So, yung gusto ko i-share, huwag kayong matakot. Case-to-case basis. Ako, nagulat ako. Siyempre, umiyak ako sa surgeon ko dito kasi sabi ko, ay, paano yan? Wala na akong breast. Pero sabi nung surgeon ko, plastic surgeon, sabi niya, papasalamatan mo ako, Rina. After ng surgery, hindi ka naiyak. So, nag-trust na lang ako sa kanya. Tsaka, Diyos ko, nagpe-pray ako everyday. Alam yan, Papa God. Image ko, yung next step is the chemo. At saka radiation, nag-recommend ng doctor na, para zero recurrence ka sa future, we strongly recommend yung adjuvant chemo at saka radiation para hindi na bumalik. Sabi niya, huwag ka matakot kasi advanced naman ngayon at saka yung prognosis is good sa case mo. So, tumawag naman ako kay Hosson, Doc, ano ba to? Dapat may chemo ko at saka radiation ayoko kasi makakalbo ako or whatever. Sabi na ko, Rina, gawin mo na yan. By all means. Kasi syempre, basta breast cancer aggressive. So, syempre, sinunod ko yung payo niya. Ngayon, tapos na ako sa chemo, magra-radiation na. And then, contrary sa sabi ng mga tao sa mga YouTube dyan, may naiwan pa akong buhok. Huwag kayo maniwala. Case-to-case basis. Kada tao, ibang gamot, ibang reaction. Tapos, hindi naman ako, sabi nila, mag-pass out ka. Hindi naman ako nag-pass out. Hindi ako sumuka. Hindi sumakit ulo ko chan. Never. Constipation a little. But yung sekreto ko, green smoothies every morning. Pagising ng umaga. Sekreto ko, green smoothies every morning. Pagising ng umaga, before breakfast, any greens, gawa ka ng smoothie, yon tutulong sa constipation. Plus, yung mga malunggay dyan, spinach, whatever, inumala ng amariguso, ano ba yun? Ang palaya. Every morning, gawa kayong shake it is nyo. Tutulong talaga yon. Tapos,
yun nga, case to case, depende sa chemo drugs, yung iba bawal mag-take ng iron, ako, nagtitake ako ng folic acid. Protection ko para hindi masyado bumaba ang aking blood. So, wala akong severe anemia during the chemo. So, okay talaga ako hanggang ngayon. I'm so thankful and blessed. And then, if you have any questions, i-PM nyo lang ako. Kasi, sa totoo lang, green smoothies lang tinitake ko na organic at saka vitamin C and folic acid 5 milligrams. I don't take any other kasi baka kumontra pa sa mga treatment for now na on the way to recovery na ako. Thank you, Dr. Hosson, for letting me share my journey. Don't be afraid. We can overcome cancer. It depends on your surgeon. Yun ang sikreto. Number one, you choose the right surgeon first. And then, please do follow up after your surgery. Okay, goodbye. Thank you. God bless.